Bob, andito ako sa bahay ni Edgardo M. Reyes para makakuha ng konting panayam tungkol sa kanyang buhay. At kukuha tayo ng mga inspirasyon tungkol sa sinulat niya, Ako Muna Liwanag. Andito po tayo ngayon kasama si Mr. Edgardo M. Reyes na nagsulat ng Ako Muna Liwanag. Magandang umaga po, Edgardo Reyes. Meron lang po ako mga konting katanungan. Tungkol sa buhay niya. At saan ba kayo nag-aaral dati? Sa Kalumpit. Doon ako nag-elementarya. Yeah. Tapos, sa may Kayuan. Hindi ko alam paano yung pronounce yun. Tapos, sa may Dasma. Alam mo yun, parang may premier pang artista daw. Di naman ako marunong humarap ng salamin. So yun, tangin na. Hindi natuloy. Doon na lang ako sa Bohol. Pagkatapos ko mag-aral, saan ka nagtrabaho pagkatapos? Marami! Sa construction, tagagawa ng poso. So bago ka mag-aral, nag-construction ka muna? Oo, pang trabaho. Kahit pang ano, pang konting merienda at ano. Pamasahe, pamunta sa paaralan, sa pauwi. ₱2 lang yun. Dati, parang yung minimum, ₱4 na. So, paano ka naman nagsimula mag-sulat sa mga kapitaong mga ko alam eh. Hindi, joke lang. Ano po yung GSM! Gusto mo? Hindi, okay. Tayo. Hindi pwede. Sige. Ano yung tanong mo? Tungkol naman sa ano, walang liwanag. Sino ba talaga si ano, Julio? Sino yung inspiration mo para sa ano, pagsulat kay Julio? Julio. Ako yun eh. Ikaw ba yun? Ako yun! Di ba, nag-iirap siya. Tapos, parang, ginagago ng boss niya. Yung boss niya, si Mr. Mo... Yung Mr. Calvo. Oo, putang inang yun. Sa buhay ko mismo. Gago talaga yun. Pero bakit mo naman ano? Bakit mo naman di namang tragic kumbaga yung ending? Ba't namatay halos lahat ng mga characters na nagsulat? Ano yung, ano lang, yung narasa mo? Pare, ganito yan. Tragedy is hope. Okay? Okay. Ano po ibig sabihin mo? Tragedy is hope. Yun lang po yun. Yun yun. 3 words. Okay, so, bali dito, marami tayong tutunan. Kaya, salamat po, Mr. Edgardo. Salamat po sa iyong oras. Next time. Okay.